Aksayan, XRM wanted ba ang motor mo? Hayaan mo bigyan kita ng idea para maiwasan mo yung ibang sakit ng XRM wanted. Ito yung una kasayan na pwede rin to sa mga TMX 155, Quave 100, SYM Bolus. Ito yung stock, tutukan mo to. Ito yung stock na regulator. Pag nasiraan ka nito kasayan, syempre maghaharap ka ng ng original. Kung may pambiling original, mahirap siya makabili. Bukod sa mahal, ang tagal pa dumating ng order mo. Kaya ang gagawin mo kasayan, bibili ka ng replacement. Pero kadalasang nangyayari sa replacement, kagaya ng nakasabay ko, yung nalolobohan ako ng mga battery. Nalobohan ako ng 5 battery. Yung kasabay ko na GS125 Suzuki, ganun din, nalobohan din siya ng 3 battery. Tapos yung TMX 155, nalobohan din ng battery. Tapos yung Mio, nalolobohan din siya ng battery. Gawa nitong charger na to. Na pagkabili nila ng charger, ito pa rin ang ipapalit nila. Pero ang pumuto lang sa sira ng aking motor kasayan sa paglobo ng battery, hindi lang paglobo ng battery, pati pagputok ng mga ilaw, ng mga bulb, iba't ibang nasisira, tail light, headlight, yung mga signal light, yung dito sa indicator, sa gear shift indicator, eto siya kasayan. Ang pumuto lang sa sira nito kasayan, eto. Eto lang kasayan, yung 5 wires. Yung 5 wires na regulator. Ngayon kasayan, napakasimple lang yan. Ito yung stock. Ito yung replacement. Napakasimple lang yan pag nasira na yung stock, nag-replacement kayo. Doon na lalabas yung magiging mga sira. Na malolobohan kayo, malolobatang kayo. Kasi hindi naman maganda yung charging eh. Kung meron na kagad kayong voltmeter, malalaman nyo agad yung sira niya. Ngayon kasayan, gumawa ako ng diskarte. Naglagay ako ng on-off switch, pero sinisira na yung switch kasi umiinit siya ng sobra. Umiinit ng sobra yung switch, kaya nasisira din. Ngayon kasayan, nagpalit na ako dito. Simple lang pala ilagay. Kung maglalagay ka dito kasayan, ito lang din yung paglalagay. Color coding lang din. Pagka na iba lang yung kulay, tignan nyo na iba yung kulay. Itong kulay pink, may puti. Yung pink, para sa puti. Tapos dilaw sa dilaw. Tapos ito sa black. Ito yung accessory wire. O isasama nyo sa positive ng battery. Magsasamahin nyo itong dalawa. Pwede rin. Tapos negative. Simpleng-simple lang yung paglalagay. Nawala yung sakit ng motor. Tapos, mas malakas pa yung charging pag ganito. Kasi isipin nyo to, doble. Halos doble na siya. Kaya lumalakas yung ating charging pag nagpalit na tayo nito. Hindi pa ako dati nagpo-full wave yun. Nagpalit lang ako nito. Pero lumakas na yung charge ng motor. Kaya gumanda yung takbo niya. Ito ang pinaka-solution kasayan. Pagka huwag na kayong bumalik sa stock sakaling masiraan kayo ng regulator rectifier na ganito. Kasi pare-pares lang to sa Mio. TMX 155. Tapos yung XRM 125. Pare-pares lang na ganito yung mga charger. Ito na yung pinaka-solution kasayan. Tapos ang pangalawa kasayan dito, para maiwasan naman natin pagkasira ng madalas na pagkasira ng stator, ito naman yung ginawa natin diskarte. Ito naman yung yung ginawa natin diskarte. Ito pa rin yung dating sakit ng XRM 110. Tsaka yung mga Rusi, Shogun. Ito yung kasi kami magkakasama, marami kaming grupo sa motor. Madalas din kami masira ng stator. Suki na kami ng stator. Dati pag nasira yung ating stator, libo na kagad yung gastos. Kaya kung mapu-full wave nyo yung motor nyo o mapapa-full wave nyo, yun ang magiging matipid na kayo sa stator. Katulad dito, mag-aanim na taon na, buo pa rin yung stator. Yung reserva, ito pa rin, hindi pa rin nagagamit. Simpleng-simple na naman, meron na rin tayong ilalabas, hindi pa lang natin na-upload yung full wave. Hindi ko lang alam kung ano mauna sa ano na to, kung ano yung maunang ma-upload. Siya kasaya na full wave naman kasaya na. Tapos, ito yung mga maganda yung gawin sa motor nyo. Full wave at saka yung battery operated. Kasi ang sakit ng mga gato, stator drive,
nasisiraan tayo ng taillight. Kadalasan nawawala yung taillight natin. Nahuli ko ng LTO dahil ang alam ko may taillight ako, yung pala napundi na pala. Kaya nadali ko ng 5,078 dahil sa violation. Na madalas masira sa Xarim 110 taillight. Yung taillight niya tapos yung mga gear shift indicator niya, yun ang mga nasisira. Ang sagot naman niya kasayan ganito, battery operated. Yan siya kasayan ha. Battery operated na siya. Tapos ngayong kasayan, kahit anong motor to, pwede niyong gawin yung mga gatong diskarte. Ngayon, kung battery operated na siya, siguraduhin niyo lang siya na mga LED. Yan, mga LED lang yung ano, para mas magana yung load. Ito, katulad din ito. Yan, LED. Mga magagana lang, tapos sa likod. Yung sasayin, mga LED na yan. Magaan lang yung magiging load niyan. Yan, sasayin na. Ito, mga pwede yung gawin to, battery operated. Pag na battery operated niya siya, magaan na yung magiging, ano yan, magiging load niyan. Kasi dati, ilaw pa lang, yan, pag bumusina ka, nag-ano na siya, nagkukurap na siya. Nagkukurap-kurap na siya, sasayin ha. Tapos ngayon, kung mas marami ka pang ilalagay, na full wave mo na siya, na battery operated mo na siya, no? Kung gantong ilaw lang, simple-simple, okay lang yun. Kahit normal lang yung charging mo, eto na. Kung yung charger natin na to, kaya na yan. Kung ganyan lang. Kung marami ka pang accessories na motor, bumili driving light ka pa, halimbawa, yun, pwede mong mag-add ng full wave or power uplines, yung pinakamalapit na ano. Yung pinakamalapit na diskarte, yung power uplines. Sa sayo na, na-full wave mo na. Tapos, pwede mo pa siyang i-power uplines kung marami kang i-load. Ayan siya. Ito yung unang-una, ha. Ito yung unang-una nyo na ano, ha. Ito yung unang-una nyo na pag nasira, huwag nyo nang ibalik sa dati. Ito na. Naiwasan yung pagputok ng battery tsaka pagkasira ng mga bulb. Tapos, may papakita ako sa inyo sa na ano, ha. Tukan mo lang yan, ilalabas natin para alam nila yung tinatawag na overcharge. Tukan mo lang yan. Ito na yung full wave power uplines natin. Be careful when you drive. Ito ako may voltmeter. Ito sa'yo na, kailangan maglagay kayo niyan. Papakita ko sa inyo kung bakit nasisira yung battery. Battery, tapos yung mga bulb tumutukok, mga gear shift indicator, lahat ng ilaw, ba't nasisira. Ito yung dahilan kasayan ha. Ipapakita sa inyo. Ayun siya kasayan. Yun yung tinatawag kasayan na overcharging. Pasilin nyo kasayan ha. Ito. Ipapakita sa inyo. Kung meron kayong voltmeter, ganyan ang mga malalaman nyo kagad dyan. Kaya iniikahit ko kayo na magkabit ng voltmeter para mamonitor nyo yung battery kung okay ba siya. Kung okay ba yung battery, walang grounded, okay yung charging, hindi naglolobat, maganda yung charge. Tsaka kasayan yung mga load kung kaya niya malalaman nyo. Tulad ito. Nagbubukas kayo ng mga load ng ano, malalaman nyo kung kaya pa niya. Kasayan ha, apat na MDL, buhan mo sa harap,
Tutok mo dito kaabit natin. Tinesti ko kasi dahil yung nakarami nag-comment kung pare-pares lang daw yung ano eh. Kaya tinanggal ko eh. Magkakaiba siya. Hindi pare-pares yung sakit. Okay na, tignan mo kung okay na. Ha? Buksan. Yan. Wala. Okay. Hello. Hello, white. Makikita niyo na kayang-kaya niyang dalhin yung load. Basta wag lang kayo mapupunta rito ah, yung pinakita ko sa inyo ah, yan ah. Ha? Malakas yung ulo yan. Extra brake tayo. Isa ka sa yan ah. Kahit nakabukas siya kasaya, no? Pansin ninyo kaya-kaya yung dalhin ng load. Exaring 110 to kasaya na, parehas to ng ano natin. No? Nagkabit na tayo niyan, kaya-kaya na siya. White. Butahe. Kaya-kaya niyang dalhin. Battery operated to kasaya na, pero ang CDI nito is stock pa rin. Kaya pag tumatakbo, walang kalobat-lobat. Tandaan nyo kasaya na, voltmeter, pinaka-importante ah. Ito siya kasaya na, voltmeter natin. Yan ang pinaka-importante. Para ma-monitor nyo kung nag-overcharge pa siya. Ayun siya kasaya na. Ang gamit natin kasaya dito ay liwaw ah. Liwaw yung regulator rectifier natin. Nakapasyad siya pagka pinindot natin, hindi magkoconnect yung block. Ganun na pwede yung gawin kasayan para para wala kayong maging problema sa pagputok ng valve, pagputok ng battery, at saka yung mga overcharging pagkasunog din ng wire. Kailangan nyo lang nitong voltmeter. Okay siya kasayan na. Yung voltmeter para mamonitor nyo kung magkakaroon ng problema yung ganun na mga pwede yung gawin sa XRM 110 kasayan. Tulad itong XRM 110 na 2000. Pare silang 2005 model ha. Pare 2005 model yung ating ano. Ayun siya kasayan. Apat na MDL tsaka isang headlight. Kahit anong motor kasayan pwede yung gawin to. Makakakuha kayo ng idea rito. Pwede yung isang subukan sa inyong mga may katanong pa kayo about sa sakit ng sa wiring ng mga XRM, comment lang kayo, sasagutin natin yan kasi yun yung mga experience ko rito, experience ko na naging sakit niya. Okay, simple kasi tignan natin yung voltage nito. Please make your alarm system. Simple na tayo na nakalagay sa kanya ba? Simple lang kasi na nakabukas na yung mga ilaw. Head light, park light, tail light lang siya. Tapos naka-idle lang siya. Ano yung gagawin natin? Naka-idle lang siya. Natin.
ginawa, pinatay natin yung headlight. Headlight, ano? Tapos pagka mag-idle tayo, pagkat na agad siya. Ngayon ang kalaga sa kita. Ito kasi naka, ano na to, ha? Naka full wave na to. Full wave na natin to. Tatlong klase ng full wave. May dalawa pa tayo na i-share sa inyo na kung paano at full wave. Ito ang pinaka-importante dyan, ha? Ito yung pinaka-main dyan na naging kusakit. Regulator rectifier, pinaka-importante. Sumunod, para wala tayong maging ano, problema sa ano, sa mga bombilya, battery operated. Battery operated, tapos full wave. Full wave, pagka marami pang load, power up lines. Kung wala naman kayo ilo-load, ganito lang. Ito na ilo-load nyo. Ilaw lang, mag-LED lang kayo na ganyan. Ayan, kaya mag-LED lang kayo, ano. Okay na okay na yung charging nyo. Ito lang. Pasok na kayo sa full wave. O kaya kahit di kayo mag-full wave, magpalit lang kayo nito. Kung ganyan lang naman, kahit magpalit lang kayo nito, kahit huwag na kayo mag-full wave, okay na okay yan. Hindi na kayo mag-gadget pa ng mga accessory. Hanggang dito na lang, walang sayan. Sana nakatulong itong video sa inyo. Kung ano pa yung mga sira ng motor yung natulad nito na 2005 na kasama ko pa. Kaya talagang na-experience ko kung ano yung mga naging sakit niya. Hanggang dito na lang, mga sayan. Salamat sa panonood.